Hello guys, this is Brewer Alvin Ballesteros and I'll show you how to invest in real estate property with less direct contact through live virtual reality tour and online banking, di ba? So sa technology kayo guys, kaya namin ito ginawa. Sige nga, unang muna yan, di ba? Work from home ako. So kaya guys, hindi na ako nagbukas ng camera. May lagi naman ako nagpo-post sa YouTube at sa Facebook. So tingnan mo ng ibang video ko. So and para sa mga kasama din namin na nagpa-market. So most likely guys, meron lang to, inumpisan ko lang to guys dito banda sa amin sa May Santa Rosa, Laguna, and may binyin kami na magandang offer. So doon kami nakatutok. And bago guys magkaroon ng lockdown o pumutok yung COVID-19. So most likely nagve-venture na kami using ganitong technology. So hindi namin expect magagamit pala namin to kasi enhanced community quarantine almost 1 month, hindi kami hindi tayo makalabas, di ba? So nag-innovate na lang kami. What if lahat naman nasa bahay, so why not, yun, gusto mo namang i-push pa rin natin itong ano, ma-educate yung mga buyer namin, mga client, diba? So, and yun nga, sabi ng president, siguro mga April 12, so ma-uplift na yung community quarantine. Pero expect namin guys, may mga hangover pa. Ibig sabihin, nandun pa rin yung pangangamba na baka nandyan pa, baka meron pa, hindi lang nakuha lahat, diba? So most likely meron tayong trauma, diba, tayo, dahil sa nangyayari sa atin, almost nakita natin sa mga balita. Pero syempre, the life should go on, diba? Kailangan pa rin bumalik ng trabaho, kailangan pa rin magbukas ng mga malls, ng mga businesses. So same way din guys sa real estate, especially necessity to. Kung hindi mo kaya pang bumili ng property, hindi mamumupahan ka, di ba? Maghanap ka ng nagpapaupa. So most likely, makikita din ang mga entrepreneur, malakas pala yung anong opportunity ngayon sa paupahan, di ba? Na business. So real estate pa rin yun, guys. Ayan. So most likely, papakita ko paano using sa technology, available technology ngayon. So unang-una guys, yung live VR tour. So live virtual reality tour. Yan. So, meron kaming special link na ibibigay sa inyo. So, ganyan guys, pagpasensya mo na, nag-echo yung ano ko ah. Nag-echo yung aking mic. Ganyan so, guys, pag mic. Diba? So, wait lang. Pupost ko lang yung aking mic. Hello, check mic. Hello. So, dalawa. So, ganyan guys, pag naka-live na ko, maglalagay kami ng group chat dito sa gilid para pwede kang magtanong habang nagsasalita ako. Ayaw mo ako ma-interrupt. Yan. And also guys, is makikita mo kami. Yan. So, pero yung una kong gagamitin guys ngayon is tinatesting kasi namin yung may camera eh. Pero may time din guys na walang camera. So, ang gulo ng buhok ko yan. May time na wala rin camera. So, pagpasensya mo na, nakasando ako. Yan. Work from home nga ako eh. Diba? So, ganun guys yung itsura kapag naka-live na naka-live VR tour. Yun. So, nag-explain ka. Yeah, dito pa lang makikita mo na guys kung ano itsura guys ng property. So, ibig sabihin bago may idea ka na guys dun sa lugar. Yan, di ba? So, sa mga project, pwedeng ganyan. So, ini-workout namin guys na pati ikaw guys, pwede kang remotely, pwede mo siyang galawing ganyan. Diba? As for now, guys, kami muna. So, we work out namin yung ikaw mismo, pwede mong ikaw yung nagalaw dito, ikaw yung nagko-control. Then, explain na lang namin. Mag-explain na lang kami. Yan, so, yan. Ano yung tsura niya pag sa gilid? Punta tayo doon sa likod. Yan. So, ano yung tsura niya pag nakasalikod? Diba? So yeah, may idea ka na guys sa area using 360 panoramic na virtual tour. Kaya so yun nga, kaya siya naging live virtual tour kasi yun nga, habang either ginagalaw namin ito o ginagalaw mo, so nakapag-explain kami, nakapag-usap tayo guys. So most likely kasi ito is parang webinar, so nakapag-explain din kami. So ito yung number 2 is yan. Ang step 2 guys kasi is yung mga important details, pricing, inventory, availability through same live VR tour special link. So yung link na bibigay namin sa iyo, ito rin yun guys. Actually
kahit hindi lang siya pang 360 namin, pang VR tour namin. So pwede. Okay na yung project, gusto mong i-hold sa in your name kasi yun nga, minamarket namin yung property public, sa public, so most likely hanggat wala hindi po siya na-reserve, syempre minamarket namin eh. What if gusto mo yung project, di ba? Yan, gusto mo i-hold under your name. Ang ganda nun guys, may online banking na, so pinapush na rin ng mga partner naming developer yun. And pag pasok ka naman guys ng let's say reservation. Yan, hindi naman di mo naman sa amin, hindi naman sa bank account ng seller na or yung mga reservation office yung ano eh, reservation officer yung bibigay mo yung pera, guys, di ba? So most likely nakapangalan guys sa corporate. Example, SMDC, the SM Development Corporation. Alam mo naman guys kung ikaw na mismo, hindi ko na-explain sa iyo kung ano yung individual account, ano yung corporate account, di ba? So alam mo na, example, Camellia, ayun, Camellia yung mismo, anong pangalan na, ano yung pangalan ni Camellia sa Security and Exchange Commission. So ikaw mismo, pwede mo i-verify yun, pwede kitang bigyan ng link. May instruction naman dito paano i-check. Yan. Pero pag mga ganong kilalang company guys, minsan hindi mga buyer natin is hindi na na-check kung si Camellia, Mega World, Abida. So most likely hindi ka pa nag wala ka pang planong bumili ng property, may idea ka na sino yung mga yun, eh, developer, di ba? Yun, developer ng mga properties. Kaya guys, example, nag-online banking ako. So nag-deposit ako ng pera using nag-deposit ako ng pera dun sa isa call financial. So most likely ginamit ko yung BDO online banking. So yan, may resibo naman na nakalagay diyan, 'di ba? May receipt tapos sa corporation ako mismo nagpasok ng pera. So mismo call financial, wala akong individual person na doon ko sinend yung pera ko, 'di ba? Kaya ako confident ako na alam kung si doon papasok yung sa mismong corporation yung aking deposit. Yan. Yan, example lang guys. Ayan, BDO online banking. Yan. So nagpasa ko ng 1,000 sa call financial. Hindi to developer guys. Pinakita ko lang isa paano ako nagpaano ginamit yung ano kaya sa mutual fund ko daw eh, stock market. I'm into it kasi. So most likely may ganyan, may confirmation, di ba? So doon ko mismo dineposit sa Call Financial Group Inc. Na alam kong nag-exist yung ganung company. Yan, so ni-research ko sa Security and Exchange Commission and nagpasa ko ng 1,000, di ba? Yun. So may mga instruction naman kami guys paano mo siya gagawin. If you want to hold that specific property, doon sa step 2 natin, di ba? So may idea ka na ano yung available, sino yung mga detail, and so, you decided na sige, ano, i-reserve ko na itong property para hindi nyo na ma-offer in public. Yun. So pwede mong gawin yun guys through online na lang, di ba? Yung nakagandaan ng technology ngayon guys, may online banking na. Yun yung pinaka last step guys, ito, submission of documents. So as for now guys, mayroon kaming client na kumuha ng property sa Brentville, high end po yun. So most likely guys, bago magkaroon ng lockdown dito sa Luzon is na-reserve niya na yung unit, pero ikulang siya sa document. Ang problema, kinunta ko ng seller namin, broker, ano bang nalang akong gawin kasi yung kliyente hindi pa nagsiset ng document kay Mega World. So hindi naabutan siya ng lockdown. So sabi ko, pwedeng soft copy muna, 'di ba? So hindi mo naman kailangan ano eh, broker, lalabas ka pa rin, maghanap ka ng ano, scanner, hindi. Sa time ngayon guys, kahit cellphone mo na, magandang cellphone mo, pwede ka mag-download guys ng scan app. So most likely katulad dito, ito yung ginagamit ko. NoteBlock PDF scanner. So most likely may mga pictures, yung mga document, pinipicturean ko lang tapos ganyan. Pinipicturean ko lang, malinaw yung copy niya tapos kinakrap. 'Di ba? Yun. So, pwede mo din isi-send mo na lang sa amin. Then, katulad dito, example, ganun din. Yan. So, yan yung document. Yan. Ipicturean mo dahil ikakarap mo. Para yung example, nilapag mo siya sa table, doon mo pinicturean. Ito, siyempre yung table, huwag mo na isama yung kulay brown. Yung document lang importante. So, parang scan copy din yan, guys. High-tech na ngayon. No? So, na-imitate na ng cellphone yung scanner. Yung approach, yung parang yung scan technology, di ba?
And syempre guys, to follow na lang yung hard copy through LBC. So kapag medyo okay na, safe na sa tingin mo, is which is lahat naman ng lugar mayroong LBC, may mga gun or like ng LBC. So most likely mga hard copy, pwede mo na sa amin isend. So most likely hindi sa akin, doon mismo sa opisina namin. So alam mong doon babagsak yung document. So for kay Mega World, hindi sa main office ni Mega World isend, or doon mismo sa Calabarzon branch niya na pinakamalapit doon sa project namin. O example, si Camelia dito sa South, sa may Star Mall. So alam mong doon babagsak yung hindi man lang kung sinong tao, di ba? Yun. So meron kang copy sa cellphone mo ng receipt na nag-submit ng document. And alam mong i-text sa'yo ng LBC na na-receive na ng kabilang example ng developer yung document mo. So magta-text yung LBC. Yan. Ang kailangan lang naman namin guys sa hard copy is yung mga document guys na photocopy. Diba? Unang-una, nag-send ka ng soft copy. So may in advance, may idea na kami kung okay yung mga document mo. Diba? So as much as possible, makapag-submit ka muna ng soft copy para ma-review namin. Most likely ang kailangan niyan guys sa mga example yung nag-loan ka sa ganitong bangko, sa Pag-IBIG, din naman kaya tinitingnan din namin yung mga document mo kung yung gross monthly income mo ba pasok doon sa property gusto mo. O din naman kaya gusto rin namin makita yung mga document mo para mag-investigate din kami kung meron ka mga ano ba yung credit score mo sa mga may bad record ka ba sa credit card, may existing loan ka ba. Inimbestigan din namin kung may married ka or single, kasi guys sa panahon ngayon marami na rin nagsisingle-singilan, so nahihirapan din kami kasi unang-una once na discover na married pala tapos hindi na maganda yung relasyon ng mag-asawa, sabihin natin naghiwalay na sila pero not in document, diba? Kasi mahal ang divorce dito . So kailangan pa pumirma ng kabilang partner, nasa batas yun . So doon na nahihirapan pag baka tapos pipirma niyan, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Yun, so gaganon yung sabi ng isang partner. So, umpisa pa lang, kailangan namin mga document, ahead of time, nangingin na kami ng soft copy para ma-review na namin. Then, in advance, yan, kaya nga let me know . Inform mo na agad ako. So, yun yung reason guys, bakit namin tinatanong kung magkano yung gross monthly income mo, kailangan namin ng supported document, tinatanong namin kung married ka ba or single. So, huwag kang ma-offend kasi yun yung guys yung nakaka-apekto. Ayun yung mga reason bakit hindi na-approve yung pag-loan or pag-purchase ng property. Di ba? Nagkakaroon ng problema. Yung iba kasi na-offend . Pag mga first-time buyer, hindi na alam bakit namin tinatanong yun. Di ba? So, grabe naman to. Chismoso naman tong ano na to. Practitioner na to, di ba? Kailangan pong sabihin kung single ako or married, di ba? Yun. So, magkano yung sweldo ko. So, required po yun, madam, sir. Yan. So, yun guys. 1, 2, 3, 4, 5 lang. Sobrang dali lang. Ng how to invest in real estate property with less direct contact through live virtual reality tour and online banking. So number one, live VR tour, yung pinakita ko kanina. Then using the same link, pag-usapan na yung details, pricing, inventory, availability through same live VR tour special link. May option tayo na puntahan yung project, pero kahit nasa inyo yun, kung gusto mong galain yung community or mabilisan lang natingin natin. Step 2, if you want to hold the property under your name, may idea na kasi kung ano yung available dun sa area, pwede mo nang i-hold using online banking. Pwede rin GCash guys. Yan. So marami nang way ngayon guys for online transaction. And submission of documents. Soft copy muna, review namin, then pag okay na, hard copy na yung to follow. Yun. So yun guys, stay healthy. And healthy, helpful, and calm, di ba? Sa mga panahon ngayon. And guys, before ko end yung video na to, marami nang isip na, oy, kasi guys, real estate brokerage firm po kasi kami, or marketing firm po kami. So, minsan, akala ng iba, may misperception. Akala nila iba may patong yung property sa amin. Pag brand new guys, hindi. Yung developer na sa company namin, yung kumbaga may usapan. So, kung ano yung guys yung kung magkano guys yung property sa inventory or sa online, same lang guys sa in-house. Eh dalawa kasi marketing ng lahat ng developer . Number one yung in-house, yung sila yung nandoon lang sa opisina naka-manning, and kami yung guys yung mga broker, hawak namin yung oras namin. So most likely kasi ang mga developer guys, ang gusto kasi nila focus lang talaga sila sa pag-build
ng mga project, then mga feasibility studies, ano yung lugar na pwede pa nila after ma-sold out yung project na to, saan mas maganda pa magtayo, and pangatlo guys, yung account ng mga client. So most likely guys, ang yung marketing and sales as much as possible para tipid na rin sa negosyo, mas maganda i-outsource na lang, di ba? Kung hindi maganda, magaling yung marketing third party na marketing company, di hanap ulit ng panibago. So yun yung kami ngayon guys, yung marketing firm. Yun. So hindi yun yung kinokorek ko guys. Akala nila may patong sa amin, hindi. Kami po yung third party ng developer. Na instead mag-create siya ng sarili niyang department, hindi in-outsource niya na lang, 'di ba? 'Yun. So kung hindi maganda yung performance namin, hindi palit ng partner. So parang ganun lang 'yun, o hindi na masyado kami susuportahan pagdating sa mga marketing campaign namin. Hindi na kami nabibigyan ng mga marketing budget, ganun. Allowance, 'yun. So yun lang guys, kinorek ko lang. Wala po kaming ano dito. Pagdating sa amin, hindi nagbabago yung project. Kung ano yung nakalagay sa online inventory, universal yun. Online reservation. So, yun po yung price ng property. Yun yung kagandahan pag technology na guys. Very transparent na. And, yun, nakita mo guys, sobrang easy na mag-purchase ng property. Tapos madali na mag-invest through online. So most likely nagbabago din yung nag-adjust din tayo. As a humanity, naging innovative tayo, 'di ba? Nagiging resourceful. So yun guys, if interested ka sa property na pinost namin dito, so most likely may basahin mo yung description ko nito tutukoy namin sa Cavite ba, Laguna, 'yun or Rizal. So mag-inform mo lang kami. Ahead of time guys, zoom pa lang sa message mo, inform mo lang kami na ito yung area na hinahanap mo. So tutulungan ka namin. Pero itong virtual tour namin as for now, nandito pa lang kami guys. Limited lang pa lang yung pinofocus namin. Hindi kasi ganun kadaling gumawa ng VR tour. So yan guys, maraming salamat. Bye.